hotel review tayo. Booking a flight to Cagayan City, Isabela is napakadali naman since as of the moment, isang airline pa lang yung nag-offer ng flight from Manila to Cagayan City, Isabela. So, punta na lang kayo sa official website ng Cebu Pacific. Hindi po ito sponsored pero I suggest mas maganda mag-book kayo ng flight directly sa website ng Cebu Pacific. Pwede naman kayo mag-travel agency, yun nga lang. Hindi natin kasi alam kung paano yung coordination kapag travel agency yung booking natin. At least, kapag Cebu Pacific, very easy to contact their contact center. So, hindi po ito sponsored. And another tip, at least make sure na mag-book kayo 3 to 4 weeks bago yung desired date ng flight nyo or travel period. Kasi mas mura nyo makukuha yung ticket. Since Cebu Pacific pa lang o isang airline pa lang yung nag-offer ng flight or ng travel going from Manila to Cagayan, Isabela. Touchdown, Cagayan, ahead of our schedule at 10:35 in the morning. Hindi naman natin sinasabi na monopolized ni Cebu Pacific yung flights from Manila to Cagayan, pero ganoon na nga. Since sila pala yung nag-offer sa business side, well, hindi natin sila ma-blame kasi wala pang ibang airlines na nag-offer ng flight from Manila to Cagayan and vice versa. So, sana in the future, magkaroon ng ibang airlines going to this travel destination para ma-promote naman natin yung mga tourist spot at saka mga businesses na meron sa Cagayan City, Isabela. Alright? So, nandito tayo ulit sa Cagayan City, Isabela. So, another hotel review. So, meron ulit tayong chinekin na hotel. Pero ngayon, medyo pricey ng konti. Hindi naman ganun kamahal. Based dun sa last natin ni-review na hotel room dito rin sa Cagayan City, Isabela. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko na lang sa description below. Click nyo na lang dyan. Or ilalagay ko dito sa card sa taas. So, saan ba? Saan hanapin nyo sa taas? So, yung kinuha natin ay standard twin room. Ang pangalan ng hotel ay Mango Suites. So, located siya dito sa sentro mismo ng Cagayan City, Isabela. Actually, napakalapit niya sa mga establishment. Kung titignan niyo sa mapa, walking distance siya sa SM City, Cagayan City, Isabela. And also kung naghahanap kayo ng bangko, andyan yung tawid lang kayo ng konti, meron diyang RCBC, meron diyang BPI, meron ding BDO, of course, dun sa SM. So, napakalapit nito sa mga establishments at marami rin kainan. Kung gusto nyo ng mga karinderya, meron sa paligid, paglabas nyo ng hotel, meron ding 7-Eleven na malapit. So, anyway, review natin yung hotel, yung hotel room na kinuha ko, which is yung standard twin. So, kung makikita nyo, standard twin nila, dalawang kama, of course, kaya nga twin. Pero meron namang option. Merong option na standard na single bed kung mag-isa ka lang. Pero ako kasi ang kinukuha ko lagi is yung twin para at least meron akong paglalagyan ng gamit ko para mabilis yung access ba sa mga gamit ko. Kasi normally light packer ako. Light packer ah. So madalas. So madalas ang dala ko is backpack lang. So kagaya nito. Yeah. So, backpack lang madalas yung dala ko. So, ang maganda dito, malinis yung kwarto. So, meron kang comforter. Yan, kung titignan nyo. So, meron kang comforter. Maganda yung una nila. Malambot. And, white yung paint. Medyo spacious kasi kapag white yung paint niya. Then, yung restroom. So, standard details ng restroom. So, meron kang shower na may glass door and overhead shower. Yan. So, meron siyang hot and cold. Sana mabilis siya kumainit. Kasi malamig na yung panahon na yun eh.
All right. So, basic amenities, shampoo, importante yan. Gumagamit ako niyan kahit wala na tayong buhok. And meron tayong dental kit. So, kung overnight ka lang, pwedeng-pwede na siya. Two towels. Alright, so malinis naman yung restroom. So, yan yung ating restroom. And wala siyang closet. So, dito mo lang niya hang yung mga damit. And, hindi ko alam kung anong tawag dito. So, yan. So, yung lagayan ng bag. So, kung nilalagay yung bag ko, pero malapit siya sa door. Alright. Meron kang maayos na telephone for room service. Ayan. So tomorrow naman, tignan natin yung labas. Kasi ito yung window. Hindi ko mapakita sa inyo yung view. Tomorrow morning, yan yung una natin titignan. Tapos lang natin nag-breakfast, pwede tayo sa 10, trabaho na, ako na aga. Right. Punta naman tayo sa labas, tingnan natin yung front view ng building ng Mango Suites. So yun yung hotel natin, medyo pinapinturahan pala yung harap. So, hindi ko mapakita na maayos. So, pero ito yung itsura niya. Kapag wala yung mga scaffolding niya. Kaya tingnan nyo na lang yung website. Post ko na lang yung website para makita nyo yung itsura ng hotel. So, yun. Kung naghahanap kayo ng hotel na malapit sa city proper or malapit sa mga establishments na kailangan nyo, kagaya ng SM, kagaya ng iba pang mga kainan or karinderya, or malapit sa city proper, pwede kong ma-recommend tong Mango Suites sa Cagayan City, Isabela. Medyo malayo siya sa airport. Siguro mga 10 to 15 minutes yung travel time na kailangan mong i-alat kapag uwi ka na or mag-plane ka. And kung bus naman, mga same lang. Kung Victory Liner yung sasakyan mo, meron silang terminal na malapit. Around 15 minutes din yung travel time. So, pakita ko yung map dyan para meron tayong estimate, para meron tayong reference kung gano'ng katagal yung biyahe from Mango Suites to airport and to Victory Liner Terminal. Alright? So, yun. Okay naman siya so far. Maganda naman yung tulog ko. And wala naman masyadong ingay sa labas at saka istorbo unless yung room mo is meron nakatapat dun sa highway.